pastel tubo. Ito talaga kami. Tangke. Ang lakas ng tubig. Yan po yung kanilang naging setup po ng kanilang electric motor pump. Ngayon po, ibabago po namin ang pwesto. Pinababago po kasi ng istila ng may-ari. Dahil hindi na daw po nag-automatic at lalagyan daw po namin ng isang stainless steel 42 gallon gauge 15 water tank. Ito naman po yung aming mga materials na gagamitin. Gagamitin po kasi nila sa kanilang prikasan. Kung saan po, yan po ang ginagamit sa mga building po ngayon. Pagkus na hollow block po ang gamitin, ngayon po, precast na. Ayan po, ang kanilang magiging yari ng kanilang precast. Luwang. Kahalo po muna kami. Lagyan yung bakal, gano'n eh. Ng pagpapatungan po ng ating electric motor pump. Hindi na siguro. May bakal sa loob eh. Tsaka tubig lang ano yun. Manggagalaw yan. Yan. Bikas na ginawa namin. Pinaka frame. Nagagawin natin patungan ng ating motor pump at ng kanyang water tank. Ay, merienda muna. May tay. Ayan, patapos na po yung ating mission na ginawa. Ano po pala yung papatungan po ng ating electric motor pump. Ngayon po, mag-thread po muna tayo ng ating isang PVC gamit po ang ating dice head. Mga 8 piraso po siguro. At may nabibili pong street elbow sa ating pong drain at drain plug. Lalagyan ko na lang po ng ating threaded na PVC kasi po minsan po yung ating street elbow nabubutas din po katagalan. Pero po itong plastic o PVC, hindi po siya masisira o magubulok. Ngayon naman po, lalagyan, i-reduce po natin yung ating outtake sa ating water tank. Lalagyan po natin ng bushing na 3/4 by 1 at isa pa pong threaded na PVC. Lagi pong ganyan ang aking ginagawang setup at lalagyan ko rin po iyan ng isang patente just in case po na magka-problema po ang ating water tank. Sa patente lang po tayo magtatanggal, tsaka po dun sa ating intake. Ayan, hinipitan ko po at puputulin. Ayan po ang ating union patente 3/4 na PVC. At dito naman po sa ating intake, lalagyan rin po natin ng isang bushing na 1/3/4. At lalagyan din po natin ng ating threaded na PVC na tinredan po natin kanina gamit po ang ating dice head. Tsaka po natin siya higpitan po gamit po ang ating yabe tubo. At lalagyan din po uli natin ng ating isa pang union patente. Ngayon naman po, kukunin po natin yung nakasetup po nila na
lagayan po ng kanilang pressure switch at pressure gauges. Ita-transfer po natin sa ating water tank na stainless steel 42 gallon. Po natin lagyan ng Teflon yung busing po. Kahit po kasi may Teflon pa siya, kung po binaklas na po natin, lagyan pa po uli natin para po make sure lang po na siguradong hindi po siya sisingaw o magkakatas. At lagyan po natin ng konting Nertex cement para sigurado po fix na fix po o napaglalapat po ating bushing na 3-4 by 1-4. And then andyan na po yung ating nipple na 1-4 GI at P na kung saan dyan po nakakabit ang ating pressure switch at pressure gauge. Mamaya po ituturo ko po sa inyo kung paano po ang installation po ng ating motor pump to pressure switch at kung paano rin po siya i-adjust at para po siya magkaroon po ng automatic. Ayan, itatayo po natin yung ating pressure switch. Kung po itong ating pressure switch ay nasira na po, papalitan po natin siya ng bago dahil nag-init po ito dahil noong una po kasi wala po siyang tank eh, at napaliit lang po nung ginawa po nilang pinaka-pressure. Kaya po madalas po siya magpitik-pitik at nag-iinit po ang pressure switch. Kaya po medyo nasunog na po yung kanyang pinaka-plastic at carbon. Ito po ang ating isang bagong pressure switch. Tapo natin siya higpitan. Yun. Usay. Tapos na po ang setup po ng ating water tank. Ngayon naman po, babaklasin na po natin ang kanilang electric motor pump para po ma-set up na po natin sa ating ginawang base. Naman po sa ating pong electric motor pump, lagyan po natin ang ating threaded na PVC sa kanyang bushing na 1x3/4. Gamit po ang ating bicycle, higitan po natin ang ating PVC. At dun din po sa ating outtake, lalagyan din po na atin ang ating threaded na PVC at ipitam din po natin gamit po ang ating vice grip. Tsaka po natin siya lalagyan ng ating Union Patente 3/4 na PVC tsaka po sa ating intake para just in case din po na magka problema po ang ating electric motor pump. Doon lang din po tayo magbabaklas sa ating mga patente.
Ayan, naipatong ko na ang ating water tank sa ating ginawang base. Ngayon naman po, itatap na po natin isa-isa ang ating electric motor pump, water tank, at water line po papunta po sa ating mga faucet at sa ating pong shallow well na kung saan para po higupin po o mag-sanction po ang ating electric motor pump at mag-supply po siya ng tubig papunta po sa ating 42 gallon stainless steel gauge 15 na tangke. Ito po yung ating electric motor pump. Ito po yung pong wire na galing sa ating capacitor at yung pong rewind po ng ating electric motor pump. Ngayon po, dudugtungan po natin ang ating double wire. May nagtatanong po kasi kung paano daw po ang connection po ng ating electric motor pump papunta po sa ating pressure switch. Tuturo po sa inyo kung paano po ang pagsasetup po ng ating electric motor pump papunta po sa ating pressure switch. Wala naman pong baligtad dito dahil alternate current po tayo dito sa ating lugar.
Pasukan ko lang po na. Flexible. Ito po yung ating pinasok pong flexible sauce papunta po sa ating dadalhin po natin sa ating pressure sticks. Ayan po. Ito po ang ating pressure sticks. Yan. Mapapansin nyo po, apat po sila. 1, 2, 3, 4. Yung pong ating nanggaling sa electric motor pump. Dito po natin sila ilalagay sa dalawa na to, magkabila dito po sa gitna. Ayan, mapapansin nyo po. At kukunin po natin ngayon ang isang parte ng wire para po atin pong ikabit sa ating pressure switch. Ayan, dito po sa isa. Isa. Dito na. Kahit po magkabaligtad po sila, alam naman po ang problema. Alternate current nga po. Ngayon naman po, yun naman po isa dito po sa kabila. Ngayon naman po, ito pong wire na to, ito po ang magsisilbi pong supply ng ating pong papunta po sa ating pressure switch. Ito po, nanggaling po ito na kung saan ito po ay isasaksak po nila o ilalagay po nila sa ating live. Ito po ang magsusupply po ng current. Dito po natin siya ngayon ilalagay sa dalawa dito po sa magkabilang dulo sa 1 and 4. Yun po ating double wire. Kahit magkabaligtad po uli yun, ala naman din problema dahil po ito po ay alternate current. Ito po isa dito po sa
kabila sa number 1. At ito naman po isa dito po sa dulo kung saan ito po yung number 4. May helicopter na dumaan. It's a bird. It's a plane. Yan. Tapos na po natin iset up ang ating pressure switch. Kung mapapansin nyo po, kaya po siya nagkakaroon ng automatic. Dito po kasi, pagka po kasi nagkakarga siya, magkakaroon po siya ng pressure. Aangat po ito. Ito po, ito pong ano na to. Ito po ang nagsisilbing pinaka platino o dito po sila nagkukonekta sa para po siyang platino na nagbibikit po sila. Yan, ganun po. Oras na binili po natin ang ating pressure switch at pressure gauge. Automatic po ito na ang ating pong cut-in ay 20 at ang cut-off po niya ay 40 PSI. Minsan po, kung naman pong sosobra po sa 40, pwede po natin i-adjust. Kapag ka po sumobra sa 40, pihitin lang po natin siya papunta po sa kaliwa. Kung saan po, yun po yung paliwag. Ganun lang po. Pagka naman po kulang, higpitan naman po natin ang bahagya. Unti-unti lang po ang paghigpit. Ayan, tapos na. Ngayon po, masasalubungan na po natin ang ating electric motor pump. Sorry, mahal. Hindi ko sinasadyang makalimutan ang mga anak natin. Nasaan ba si Wendy? Hindi ako nagtawad sa kanya. Hindi siya kumulis ang dalis sa labas. Para sa aming pamilya ay muli rin ito sa buhay. Kaya kumukuha na po ang ating jet pump. Okay na. Yan po, ma-under na po ang ating electric motor pump with stainless steel 42 gallon grade speed 15. Yan po, kumukuha na po siya ng tubig. Ngayon naman po, titingnan po natin kung ano po ang kanyang magiging pressure o PSI ng ating tanke. Dapat po kasi mag 30 o 40 PSI man lang po ang ating pressure. Aray, bunot! Aray! Ayan pala! Halika rin eh! Oh, nandibili mo sa nalit. Eh! Palitin yung ano? Palitin yung... Kuha na mo para? Palitin para yun eh. Jetmatic, kaya mo. Isigilin ko. Patisigil ko. Ay, mag-arit ang makina. Ano na ano? Dati naman hindi makikigil yan. Ayan lang, dati bubog ang malakas yun eh. Ay, ayaw mag-pressure eh. Oh. Ay, dapat bubog ang malakas yun. Tapos namamakat. Namamakat. Kundi yung pipitiking ganon, ayaw. Ano kaya ano yun? Babaklasin po natin ang ating electric motor pump. Dahil po sa kadahilan ng ito po ay tamang kumukuha po siya ng tubig pero mahina na po siyang magsiksik. Hindi po niya kayang mag-pressure. Napipigil po namin ang tubig. Kaya po papalitan po natin ng isang bagong jetmatic.
Yan po ang ating bagong-bagong electric motor pump, Deo pump. Ayaw na po kasing nagsasanction po yung ating lumang motor pump, kaya lang po ayaw na nga po niyang mag-pressure or magsiksik sa kanyang tangke. Ang mangyayari po nito, kung pipilitin po namin, hindi po siya mag-automatic. Tamang kumukuha po siya ng tubig, hindi po siya hihintong aandar ng aandar kahit po may tangke siya at may automatic siya. Malamang po nito, may problema po ito sa loob o sa kanyang rewind. Bubuksan ko po sana, dahil ang duda ko po dito ay maluwag po ang kanyang LEC. Matinis naman po yung andar niya. Kaya lang po, sa tansya ko, maluwag yung LEC nito. Eh sabi po ng may-ari, kailangan na nila ng tubig ng mabilisan. Dahil sa kanya pong mga manpower, wala daw pong mga matatrabaho kung wala daw pong silang makukuha ng tubig ng mabilisan. Kaya nagpabili na lang po ng isang bagong-bagong electric motor pump para mabilisan daw po naming mayari ang aming ginagawa. At makakuha kagad sila ng mabilisan o agarang tubig na kanilang gagamitin sa paggawa ng kanilang mga precast.
ka. Purpose ng ating almost 40 psi. Ito talaga kami tangke. Ang lakas ng tubig.